Si Tecno Camon 2405 yung nag-list, ang bagong hari sa may presyong 12,000 ngayon. Tapos si Infinix 05 yung hari sa may ganyang presyo dati. Display pa lang is, normal siya si 05 dito. Tapos sa may kanyang AMOLED display. 8256 din siya guys. Parehas ng 05G. Pero ang sobrang matindi nga dito guys, bukod sa kanyang camera, isa itong kanyang processor guys. Masyadong malakas yan para sa may 12,000 lang na SRP niya. Dahil overclock version yan guys ng Dimensity 1100 5G na nasa Poco X3 GT guys. Na sobrang lakas pang gaming. Ganyan sana ang processor guys ng maraming smartphone ngayon. Naka-recycle lang is totoong malakas talaga. Compare sa mga processor nila Infinix Note 35G ngayon na mayroong Mali G57 lang na GPU. Pero itong si Tecno ngayon guys, is meron siyang Mali G77 MC9. Sobrang layo ng difference nila. Mamaya lang guys, masasaksihan nyo ang performance niyan sa gaming. Ito yung smartphone guys na worth the wait talaga. Dahil halos napaka-perfect niya talaga ngayon. Ang masakit lang guys kung nakabili ka ng 05G at kayo mo lang nalaman ng smartphone na to. Dahil nga same price lang sila. Pero sobrang layo ng difference nila sa specs. Wala akong balita guys kung ilalabas natin ng Infinix Note 30 Pro 5G na meron parehong processor ng Tecno Camon 20 Pro 5G ngayon. Dahil kakalabas nga lang guys ang Infinix Note 30 5G nila at mukhang hindi agad ilalabas si Infinix ang Note 30 Pro 5G. Maybe sa mga susunod na buwan, pero hindi pa yan sigurado. Pero sa ngayon nga, dito muna tayo mag-focus kay Tecno Camon 20 Pro 5G dahil siya ang literal na official na sa atin ngayon. Isa sa loob ng box, meron siyang jelly case na kasama na naka-matte finish siya. Okay to dahil nga hindi siya masyadong dumihin. Kaso natatakpan naman guys yung magandang design ng smartphone na to. 33 watts lang guys yung kanyang charger na kasama sa box at di naman yan issue para sa akin. Syempre meron din siyang Type-C na cable at itong wired na earphone na kasama niya. Color Dark Welkin nga guys itong Tecno Camon 20 Pro 5G ko ngayon na meron leather texture guys sa may likod niya. Mas premium looking siya guys compared sa mga naka-matte finish. Pero naka-plastic back lang. Triple camera nga siya guys na mayroong 64 megapixel na main camera. At maya-maya lang ipapakita ko sa inyo yung camera test niya. Pati yung kanyang video test. Dahil camera talaga guys ang focus ng Tecno Camon series. Sa display niya is meron siyang 6.67 inches na AMOLED display. Na mayroong 120Hz refresh rate. Na pwede mo siyang ilagay sa 60Hz, 90Hz, at 120Hz guys depende sa kailangan mo. At meron din siyang auto refresh rate. Para mas makatipid sa may battery. Napaka-perfect ng display niya guys kung mahilig ka manood ng movie at mag-social media lang guys. Compare sa mga naka-IPS na LCD display like na nasa 05G. Hindi ko rin inaasahan guys na naka-dual speaker pala to. Dahil madalas sa mga Camon series na mga naka-single speaker lang. Naka-Android 13 na nga din siya guys at mga medyo malinis ang UI ni Tecno ngayon. Compare sa mga lumang high OS nila. Ang kagandahan pa guys ang OS nila Tecno sa kanila Infinix is pwede mong i-disable guys yung mga application na hindi mo naman kailangan. Unlike kila Redmi sa kila Poco na sobrang daming mga application. Tapos hindi mo pa pwedeng i-disable, nakakabawas lang guys ang storage. Sinubukan ko rin syempre yung kanyang 5G mobile data dito at panalo guys. Hindi ko alam kung sa may signal ba to pero mas malakas ang naging data niya dito compare sa may Infinix Note 30 5G. Dahil umabot nga siya ng around 300 Mbps lang si Infinix habang around 400 Mbps si Tecno. Siyempre camera nga guys ang focus ng Tecno Camon series at magugustuhan to guys sa mga mahilig mag-selfie dyan. At mga mahilig gumamit ng camera. Dahil totoo maganda talaga siya lalo sa may back camera nga niya at sa may portrait mode. Nakulangan lang talaga sa may ultra wide pero binawi naman sa may video. Ito guys yung sample niya. Hey guys, sa mga balak palang gamitin na pang vlog itong camera ng Tecno Camon 24 5G. Ito yung sample guys, yung kanyang front selfie camera na may 2K na resolution sa may video niya, saka 30fps. At yan din yung sample ng kanyang mic, kung ano yung naririnig niya na sounds ngayon guys. Yan yung galing sa mismong Tecno Camon 24 5G ngayon. Meron din siyang stabilization sa may video niya, pero malilipat lang siya guys sa may 1080p na resolution. Pero I think para sa akin okay na yun. Ito yung sample guys, ng back camera sa may video. Supported siya guys ng 4K 30fps na video dito. At dahil yan sa kanyang processor na malakas nga guys kaya siya nagkaroon ng ganyang supported sa may video niya. Unlike sa may Infinix Note 35G na naka 108 megapixel nga siya. Pero hanggang 2K lang yung kaya sa kanya dahil nga mahina yung kanyang processor. At kung ngayon naririnig nyo ngayon guys, is yan guys yung mic ng Tecno Camon 24 5G ngayon. I think guys mas okay na kung gagamitin siyang pang vlog. Eh maglagay na lang kayo guys ng external na mic dahil hindi ganun kaganda yung mic ng Tecno Camon 24 5G dito. Pero sa may video nga niya, panalo yun guys. Dahil para sa may 12,000 lang na SRP niya, eh makakapag-video ko na guys ang 4K 30fps dito. Dagdag ko na rin pala guys, pareho merong flash yung kanyang back camera sa yung kanyang front camera guys.
Madala lang yan sa mga smartphone ngayon. Kaya okay na okay talagang pang-vlog itong Tecnocamon 20 Pro ngayon. Hindi lang siya maganda sa camera, guys. Malakas din, guys, yung kanyang processor. Kaya napaka-perfect talaga ng smartphone na ito ngayon. Sa charging speed pala niya, sinubukan ko siya, guys, ang 5% lang. At after ng isang oras at 20 minutes, is 90% na siya. Dito naman tayo, guys, sa may performance ng processor niya. Na Dimensity 8055G. Una dito sa Mekabal Mobile. Kitang-kita dito na napaka-smooth niya. Halos 60fps talaga yung gameplay ko dito na napaka-stable niya. Kaya para sa mga mahilig maglaro, guys, ng Kabal Mobile, eh napaka-perfect ng smartphone na to, guys, para sa inyo. Sa Tower of Fantasy naman, guys, ito yung gameplay ko sa kanya. Kaya-kaya naman niya, guys, ang 60fps na gameplay na merong ganitong kataas sa settings, guys, sa may mga graphics niya. Meron siyang ilang frame drop dito pero okay lang naman. Dahil nasa mataas na graphics nga siya. Alex sa ibang smartphone na lowest graphics na, tapos malag pa. Dito naman tayo, guys, sa may Mobile Legends. Siyempre, pareho siyang supported dito na may ultra graphics at ultra na frame rate. Sobrang smooth siya, guys. At napaka-stable pa niya dito ang Mobile Legends. Saka sobrang ma-appreciate mo dito, guys, yung AMOLED display compare sa mga naka-IPS lang. Dahil napakaganda talaga ng color niya at malakas pa yung kanyang speaker. Buti na lang din talaga, guys, is naka-dual speaker siya. Dahil yun talaga ang isa sa mga kulang kay Zero 5G. Ang nakakatuwang part pa dito, guys, kung mapansin nyo yung box ng Tecnocamon 24 5G ngayon, is hindi man lang siya naka-advertise as gaming phone. Katulad ng Infinix Note 30 5G. Basta nakalagay lang dito yung pangalan ng CPU niya. At magugulat ka na lang na sobrang lakas nga niya. Yung box case ng Infinix Note 30 meron pa nakalagay na ultra fast gameplay. Tapos nakamali G57 MC2 lang naman. Hindi nga niya kaya, guys, ang parehong ultra sa may Mobile Legends. Tapos may nalalaman pang ultra fast gameplay si Infinix, guys. Kung yung Infinix Note 30 5G is tinawag na ultra fast gameplay, eh ano pa kaya, guys, ang may tatawag natin dito, guys, kay Tecnocamon 24 5G ngayon. Yes, guys, recycle nga lang yung processor ni Tecno ngayon. Pero masyado naman yan malakas para sa may presyo niya ngayon. Ito yung totoong upgrade talaga, guys. Yung Tecnocamon 19 Pro 5G nila last year is 15,000 pa yung SRP. Tapos Dimensity 810 5G lang na sobrang magal tapos sobrang mahal pa. Kaya napakalaking upgrade talaga nitong Tecnocamon 24 5G ngayon. Tapos mas mura pa. Ito yung smartphone ngayon, guys, na hindi lang basta sa camera maganda. Dahil sobrang ganda rin yung kanyang display. Tapos maganda pa yung design niya. At higit sa lahat, malakas pa pang gaming. Maraming smartphone ngayon, guys, na tinalo ng Tecnocamon 24 5G ngayon. Unang-una nga si Zero 5G. Pangalawa si Narzo 54 5G. Isama mo na rin, guys, si Infinix Note 30 5G. At lahat ng smartphone, guys, na meron Snapdragon 695 5G na processor. Dagdag ko na rin pala, guys. Wala nga pala siyang fingerprint scanner dito sa may likod niya saka sa may gilid. Dahil naka-under display fingerprint siya. Isa pang bonus yan, guys. Dahil madala lang yan sa mga smartphone ngayon. Madalas nakikita lang natin yan kila Oppo sa kila Vivo. Pero sa mga mahal na mga smartphone pa nila. Hindi ko inaasahan na magiging 12,000 lang SRP nito. The last video nga natin is akala ko nasa around 15,000 patas ang SRP niya. At sobrang mahal nun, guys, para sa akin. Actually, makatwiran na nga yun. Dahil ganun talaga ang mga presyo ng mga ganitong kalakas sa mga smartphone. Kahit yung mga smartphone ni Poco is nasa around 15,000 lang SRP sa mga ganitong kalakas. Kaya sobrang nakakagulat talaga, guys, ang sobrang gandang specs ng phone na to. Yung mga magsasabing sa camera maganda si Camon. Ayan na, guys, hindi na siya basta maganda sa camera ngayon. Dahil malakas na nga rin siyang pang gaming dahil nga sa kanyang processor. Sabi sa akin, guys, sa Mi Tecno, June 5 pa daw siya i-release yung official release date niya. Kaya kung 12,000, guys, ang budget nyo ngayon, eh hintay nyo na ang smartphone na to. Dahil si Tecnocamon 24 5G na ang pinakamalakas na mabibili nyo na mayroong magandang camera din at mayroong magandang display. Gagawa pa ako, guys, ang separate na gaming review ng smartphone na to. Kaya make sure to subscribe. Thanks for watching.